Konnichiwa. Once again, DJ is the name, and welcome back to my channel. Dahil alam ko naman umay na umay na kayo sa sardinas at bukod doon, sobrang init dito. So, ayokong masyadong mainit sa aming kusina. So, today hindi tayo magluluto pero gagawa tayo ng kimchi. Kimchi na ni-request ni Roxanne, ang aking friend. Matagal niya na ako kinukulit dito actually pero hiwala nga po akong time. Kasi nga, hindi siya napapanahon. But then, nag-check ako kanina doon sa Korean store na binibilan namin ng mga, ingredients is bukas naman siya. So, ayun, since bukas siya, bumili na ako ng kakailanganin. So, for today's video, gagawa tayo ng kimchi-licious. Kimchi-licious, homemade by myself. Ano ba kayo sasabihin? Kaya na. So, yun, kimchi-licious, homemade na gawa ko. Ayun, basta gawa ko siya. So, ano kakailanganin natin? Kailangan natin ng ganitong kalaking size ng carrots, mga 4 na piraso. 1 piece ng apple, and then 1 piece of pears or peras, and then actually kalahati lang ng sibuyas na to, yung white onion or yung sweet onion. Kalahati lang gagamitin natin yan kasi masyadong marami. Siyempre, kailangan din natin ng 3 piraso ng bawang. Yan, yung mga ganito kalalaki po. Yan, 3 cloves of garlic. 1, 2, 3 and ginger. Yung mga kasing laki ng ganito, ng hinlalaki nyo, yung kalahati ng hinlalaki ito. And then, 2 bundle of spring onion. Ayan, hindi siya kagandahan. Yung nabili ko kanina kasi wala na akong choice. Dead man ha, hindi naman yung tsura, kundi yung sarap, as I said. And then, 1 kg of napa cabbage. Ayan, wala tayong kimchi kung walang napa cabbage. Charots! So, naka-ready na siya. Maaga akong nagising kanina kasi medyo matagal tong medyo matagal yung process ng pagpapalambot ng napa cabbage. And I'll show you the video later. And then mali. Ito muna. Helen. Mali. Ito muna. Kailangan natin ng 3 tablespoons ng ating patis. Tatlong kutsara ng patis. And then, syempre, kung wala ang ating kimchi powder, wala rin ang ating kimchi. So, eto siya. Eto yung kimchi powder na nabibili siya sa mga Korean store. So, medyo mahirap siyang hanapin, lalo na ngayon. Pero since bukas naman yung ating Korean store na pinagbibilan nito, bumili na ako kanina ng 1/4. Marami na yung 1/4, actually. Marami ka na magagawang kimchi. Pero for this video, 1 kg lang yung gagamitin nating napa cabbage para sakto lang. So ayan, kimchi powder. Ito ay sa mga viewers kong taga-Baray, nabibili siya sa may Hanaro Hanaro supermarket, which is located in back of Gosi Complex. Alam niyo na po 'yun, mga taga-Baray. Katabi siya ng Zane office. Ayan, diwain natin yung tutu. Then yung other half, you need to cut for other half also.
Bali, ganito yung lalabasan. Ayan. Then cut the other half as well. Naingay. Gumagalaw ko sa yung table. So, yung mga natatanggal, mga ganito, if it's good pa naman, lagay lang dyan. Yan, mga ganyan. Sayang naman, binili po natin yan. So, tatanggalin ito. Okay? And then, cut it into bite sides. Bite size, ganito lang siya. Ayan. Lagay lang sa separate container. Wala kaming mga M&M. Carry na yan. Same as the one. Tanggalin yung matigas. Ito po yung matigas. Tanggalin. Bite size. Okay, shop it gone. Medyo matagal po kaya yung bago siyang ipakita sa inyo kasi yung pag-aasin, it will take yung nakita sa camera since ito lang muna rin kailangan ipost. Aasinan natin siya and then we will leave it for 3 to 4 hours or less than 4 hours. Ipapakita ko sa inyo kung paano malalaman kung ready na. Nahugasan ko na yung lettuce, yung napaka-cabbage, hindi pala lettuce, napaka-cabbage. And then aasinan na natin siya for the preparation of our kimchi later. So ako, ang ginamit kong asin is yung asin talaga na galing ng na nabibili sa mga Korean store. But then, yung situation natin ngayon, maraming baka mamaya hindi siya available or wala siya doon sa store na pinupuntahan ninyo, I may advise na alam niyo po yung rock salt na nabibili sa palengke. Pwedeng-pwede siyang gamitin. But then, control lang po tayo sa pag-aasin kasi once na naalatan natin siya, hindi na maganda yung kalalabasan ng kimchi natin. So, mas maigi. Kung hanggat maaari, kung po pwede, ganito. Kasi tinikman ko siya, hindi siya ganun kaalat. So, kahit na medyo mapadami siya, kaya mo siyang kontrolin. Kasi later on, pag natapos yung ating pag-aasin dito sa ating napa-cabbage, huhugasan ulit natin siya. Ay, sayang na may natapon. First layer. Then, lagyan natin ng asin. Igura natin siya ng asin. Eventually, magtutubig to eh. Yung asin kasi, kaya siya nilalagyan ng asin, bukod dun sa pampalasa, pampatanggal siya ng bakterya. Pampatanggal ng bakterya. Kasi meron tong mga bakterya na hindi natin nakikita. So, nakakatulong siya pang linis ng ating kimchi. No? Lagyan natin ng asin. Okay, so wala na. Then, iwanan lang natin siya. Kung mas maganda kung lalagyan natin ng medyo mabigat na bagay dito sa ibabaw para bumaba siya ng bumaba. Ayan mga beshiwap, kung napapansin nyo kanina umaapaw, ngayon bumaba na siya. And nilagyan ko rin siya ng pampabigat para dun, para mas mabilis yung pagkakatas niya. So ngayon, ang gagawin natin is hahaluin natin para yung mga nasa ilalim na part is pumunta naman sa ibabaw, then yung nasa ibabaw pumunta naman sa ilalim. So ayan, nag-swimming na ang ating napa-cabbage sa sarili niyang katas. So I think ready na to. Let me check. Kanina, kapag naputol, ibig sabihin hindi pa siya ready. So, ito po yung way to know kung ready na siya o hindi. Pag ginanyan mo, hindi na siya na-biyak. So, ibig sabihin ready na siya. Kuhugasan ng 3 beses. Then rinse. And then after that, pwede nang ihalo ang kimchi mixture. And now I'm back, mga beshiwap. So, by now, siguro napanood nyo na yun yan. Napanood nyo na dun sa first clip yung ginawa ko kanina pagkagising ko dun sa ating napa-cabbage. Kailangan kasi talaga siyang gawin earlier. Otherwise, magagawa mo yung kimchi licious mo ng medyo late na. So, since maga naman ako nagising kanina, ayun, pinakita ko na po sa inyo kung paano yung gagawin at kung paano malalaman kung ready na yung ating napa-cabbage. And then, kung ano yung kailangang asin.
Doon po sa scene, nabanggit ko doon sa clip na yon na pwede naman yung rock salt, kaso nga lang medyo, medyo maalat kasi siya. So, kung walang available na Korean salt, edi yung rock salt na lang. So, anyways, eto na po yung ating mga ingredients. Nandito na siya sa ating table. And before anything else, I would like to remind again to wash your hand before nyo gawin to. Ako po, nakapagugasan ng kamay as usual and nagiwa ko na yung ating mga kailanganin. So, ang una natin gagawin kapag ready na yung ating napa-cabbage at ready na rin yung ibang mga gulay na kakailanganin natin sa kimchi, kailangan natin gawin muna yung ating sauce, ating mixture, yung ating kimchi mixture, kasi mixture, sorry, yung ating mixture. Kasi kung wala yung mixture, hindi natin ma-achieve si kimchi dishes. So, dito para may lalagyan tayo. Hindi ako prepared. Ayan ha, Roxanne. Pinagbigyan na kita sa iyong request. So, ayan. Lagyan na natin ng konting tubig para maging puree siya. Kasi hindi ito magiging puree pag walang ano, tubig. Malinis po yung kamay ko kasi nagugas naman po ako para bago ito gawin. Medyo mainit talaga. So, pagpasensya nyo na kung mukha kong pinagpapawisan, mukhang narado sa video na ito. Mali yung tubig. Konting water ulit. Konti lang. Huwag masyadong marami. Kasi iyahalo talaga, kailangan natin yung sauce. Hindi siya, hindi masyadong, kailangan hindi makita yung garlic onion. Kaya wala kang kita sa kimchi mo, ganyang kalalaki, hindi. Kailangan parang juice. So, ayan. Pagyan natin ng konting water. Para lang mag, ano, mga ganyan lang. Para lang maging juice, maging puree siya. So eventually po, yung apple and puree, once na naging apple and peras, pag naging puree na siya, medyo nangingitim siya, okay lang po yun. Magiging ganito po yung kulay. Kita ba? Ah, matatapon. Ihalo na lang natin siya sa ating kimchi powder. Nagsuot ako ng hand gloves kasi lalamasin natin sila mamaya dun sa ating paggawa ng kimchi. So baba muna natin itong water since hindi na natin siya kailangan. Yung ating napa-cabbage, after yung procedure natin kanina para dun sa pag-aasin at pagpapalambot, after nun, huhugasan natin siya ng tatlong beses and then kailangan natin i-rinse. Kailangan natin pigain na gano'n tapos ilagay natin sa separate na container katulad nito. Kasi, bakit? Ayoko ng masyadong, for me lang, ayoko ng masyadong, ano, may masyadong maraming water. Ayoko ng masyadong watery. Otherwise, kasi may possibility na mapanis yung ating kimchi na ginawa. So, ngayon, okay na. Gawa na natin ang ating puree. Ito yung ating kimchi powder na which is
kakailanganin natin ang main ingredients natin for this ano, for this recipe. Ilipat na natin siya dito kasi medyo marami na yung ating puree. Hindi kakayanin dito. So, ating ginawang puree. Bakit ayoko siya? So, ayan na siya. Ganyan ang itsura ng ating kimchi mixture. Ikalat natin mabuti. Yan ito po. Ganyan. Ilamas mabuti. Para lahat ng gulay ay malagyan ng ating mixture. Eto. A few moments later. Beshuwak, nagawa na natin yung ating kimchi. Ayan na siya. Eto. Ayan, naamoy ko na. Sarap-sarap niya. It's inviting talaga. Sobra. So ngayon, nagagawin natin. Nilipat natin siya dito. So ngayon, kailangan i-push. Ayan, nakikita niyo po ba ganyan? Kailangan walang matirang space para walang air sa loob. So, ganun lang po. Huwag yung misa ng lagay para alam mo kung may space o wala. Yan, kailangan may space na ganito sa itaas. Hindi kailangan punong-puno kasi pag nagpa-ferment na siya, umaangat, tapos may makikita kayong parang mga sauce dito sa ilalim. So, ayan na mga beshiwap yung ating kimchi-licious. Nakikita ko ganyan. Ayan na mga beshiwap yung ating mga kimchi-licious na ginawa for today. Hindi natin siya niluto, pero mas parang ninakaw ang ating oras dahil sa sobrang tagal niyang gawin. Pero at the end of the day naman, at the end of the fermentation period, I can guarantee you and assure you na masarap talaga siya. A few moments later. Okay, Shua, I'm back with the finished product of our kimchi-licious. So ganito siya. Hihintayin natin siya ma-ferment into 4 to 5 days. Ayan, pinaka-perfect na yung 4 to 5 days. Hindi natin siya ilalagay sa chiller or sa ref. Iiwan na lang natin siya sa room temp, sa table natin, sa dining table natin, kung saan tingin mo magiging okay siya. Doon lang siya, pero hindi pa po siya nire-required na ilagay sa chiller. Kasi nasa fermentation period pa lang siya. So after 3 to 4 days, pwede mo na siyang buksan, kainin, and everything. That's the time na kapag may natira ka, that's the time na ilagay mo siya sa chiller para hindi siya mapanis. And then, what I would like to tell you is mukha siyang pricey, mukha siyang mamahalin na parang hindi siya pang masa. But then, along this video, marami pa po akong ipapakita sa inyo na paraan kung paano magiging worth it yung kimchi na ginawa mo everyday, ginawa mo today. So, meron pa akong mag-share na video sa inyo na paggagamitan ng ating ginawang kimchi. So, what I suggest is, kung viewer kita ngayon or kung nanonood ka ngayon at hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na. At kung nagustuhan mo itong video na to, hit like also. And then, also click the bell button. Why? Kasi kung hindi mo ginawa yung mga sinabi ko, hindi mo makikita kung ano yung iba't ibang paraan or other way na pwedeng lagyan ng kimchi, yung other recipe ko na pwedeng lagyan ng kimchi. Kasi mukha talaga siyang mamahalin, tapos parang hirap niyang, ang hirap bilhin ng mga ingredients niya. But then, gusto ko lang pong ipakita sa inyo sa mga susunod na videos ko na hindi lang siya basta kimchi. Marami pang pwedeng gawin sa ginawa natin kimchi. So, eto, hihintayin natin to ng 4 to 5 days. And then after that, mag-upload ako ng another videos na gamit yung ginawa nating kimchi. Yung mga other videos na other recipe ko na gagamitan natin ng kimchi. So that's all for today and I hope you like it. Don't forget to press the like button and the subscribe. And as I said, yung bell button naman para updated ka sa susunod nating kimchi recipe. So thank you mga beshiwap and I hope to see you soon.